everyone, good morning. Welcome back again sa ating YouTube channel. This is Jandel. Kamusta po tayong lahat? And kamusta ang ating mga halaman? So, nandito ulit tayo sa aking rooftop garden. At welcome na welcome kayo dito syempre. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please do subscribe, like, and share. Pwede kayo mag-comment, suggest ng video na gagawin natin next time. And syempre, pag-click ako ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploaded na. So for today's video, i-update ko lang kayo dun sa mga iba kong succulents na sobrang laki na, lalo na si Adolphi na ang ganda-ganda na ng tubo niya at ang laki-laki na nung kanyang pinagbago. From the start na naggawan ko siya ng vlog, yan. Kung sa mga hindi pa nakapanood nun, meron akong ginawang vlog na care tips kay Sedum Adolphi. Oh. So, makikita nyo dun yung changes or ipopost ko na lang dito yung pinagkaiba niya. Yung before and after niya. So, kukunin ko lang guys ha. Ito. Meron na ako nagawang vlog nito, yung care tips. So nung binili ko to, dalawang piraso kasi binili ko and maliit pa lang siya. So ngayon makita nyo naman, ang laki na ng pinagbago niya. And nakala ko to that time is mamamatay siya kasi nga pumayat. And ginawa ko ito, sinaba ko agad to sa initan tsaka sa ulan, yung dito sa area na to dati. And then yung nilipat ko siya sa baba kasi kala ko mamamatay siya. Ayan, tingnan nyo man guys. So itong pinaka maganda kay Adolphi kasi nga ano siya, madali siyang alagaan, talagang highly recommended to sa mga beginners. And then yung ginawan ko to ng video, tapos ito yung isa. Tingnan nyo naman, oh. Stress. Ooh. Ayan, stress. Ganda ng tubo niya. So, ito sa malaki, nasa DIY pot yung isa clay pot. Diba? So, kaya ito lang, ano, para good vibes yung mangyari naman kahit pa paano ganitong umaga. Dahil sa, ano. Sorry, Kitty, ah. Hello, Ma'am Kiwi Parando. Pasensya na. Hindi si mga pusa, si Ma'am Kiwi Parando napakahilig sa pusa. Ako, mahilig din naman ako sa pusa, pero yung mga pusa kasi dito sa amin parang tarantado yata. Parang ano, laking ano. Parang mga lagi naglalaro, ano, naghahabolan dito sa bubunga namin. Ayan. So, kita nyo naman guys. Ayan, kung gusto nyo malaman ng care tips nito, pwede nyo panoorin yung video ko or sasabihin ko na lang ulit sa inyo. Yung, ang ginamit kong potting mix dito is yung mga matanghito na pamis, combination ng labarak at vermicasoil. Yun lang ginamit ko dito. Tapos yung toppings niya is yung black na labarak. So sun exposure direct po to guys. Full filtered yan. Sun, full filtered sun yan. Yung area ko kasi ito. And watering schedule is once a week or depende kung kailangan niya ng water. Like, minsan sa isang linggo, dalawang linggo, bira ko lang siya diligan. Kasi nga, pag na-stress to, bigat ng paso. Kasi kung makita niyo lang sa personal, laki kasi nitong paso na ginawa ko. Yan, para talaga sa kanya. Yan. Madali lang, courtesy to, fertilizer, osmocote, syempre. And, wait lang, lalapag ko lang kasi ang bigat. Ayan. So itong isa, nagpapakitang gilas din, lumalaki na siya. At lumaki talaga siya. Dahil nung nabili ko to, siguro mga 5 inches lang yung laki niya. Or 4 inches lang. Ganyan. Nakuha ko siya ng, kasi sa dito lang din eh, yung sa kaibigan ko na nagbebenta.
45 pesos. Ayan, yung time na yun medyo nag-pricey pa ng konti si ano, si succulents. And syempre yung ating mga cactus, yung binili natin na golden barrel, pakita ko na lang si golden barrel guys. Nabili, nakuha ko to sa online ng 2,450 or 500. So nakaiba yung take one kasi siya. So yung size niya is unexpected na ganito kalaki. Kasi ito 1,500 to 2,000 ang bentahan sa market. So nasa ilalagay ko uli yung link na pinagbilhan ko nito. Ayan. Kay Ma'am Mitch. Ayan, doon po doon nakuha. Pero ngayon ewan ko kung may mga po siya na bago. Ayan. So nasabi kong ano na siya, may buhay kasi may mga bagong tubo na siya na ano. Pero itong na ano lang ng pusa, siguro yan nagkanda, takbo-takbo siya kasi sobrang tigas ng tinik nito ng mga yan, mga spine niya. So pag apak siguro ng pusa nangyari sa kanya. Yan, tinik-tinik siya. Pero may mga bagong tubo na yan guys at stable na. So ito rin once a week lang ako nagdidilig. Minsan pa nga hindi ko sila dinidiligan kasi alam naman natin ang mga cactus at succulents ay kahit di mo sila diligan ng matagal, okay na okay lang naman. And ito pa. Bali tatlo yung golden barrel ko guys, dalawang malaki tsaka yung nabili natin na 450. Ay, kita nyo pa yung kilikili ko. 450. Ayan. Itong 450, tingnan mo yung size din. Anyway, ito stable na rin to. Ayan. Napakaganda niya, 'di ba? Sobrang ganda niya. So pag lumalaki to na ay tumatagal to ng mga 10 years to 20 years yung tanda niya. So pag nasa 10 years na daw, saka mo siya makikitaan ng mga seeds or flower na lumalabas sa kanya dito sa pinaka middle part. So yun daw yung sign na super matured na yung inyong golden barrel. Syempre update ko rin kayo dito sa aking nabiling Astrophytum. Ayan. Oh, wala pa akong nakikitang sign, but parang may ano, bagong tubo lang na spine, ayan oh. Sa gitna. Eto, siguro sign na yan na ano na siya, nakaka-adjust na siya dito sa area ko at yung potting mix na ginamit ko sa kanya, siguro nagustuhan niya. Ayan, ang to guys, oh, kung makikita nyo. To wala to nung binili ko eh. Bagong tubo lang siya. At yung mga parang pinaka cotton, ano bang tawag dito sa ano sa kanya, yung mga cotton na may parang cotton na naka-round doon sa pinaka tinik niya. Ayan, so ayan, bago siya. So ano na siya, totally nakapag-adjust na dito sa ano ko, sa area ko. Ayan. And ang aking Lithops update. So ayan, si Lithops, ako to sa Shopee, 250. Pero ang laki niya na kasi. Makikita nyo. And kagandahan kay Lithops guys is madali lang naman siyang alagaan. Pero yung iba nagkakaroon ng problema dito. Siguro sa watering issue. Kasi ito, kahit di mo to diligan ng ang Lithops, di mo diligan ng sa isang taon ng ano, kahit mga 5 beses mo lang diligan, walang problema sa kanya. Kasi ayaw niya rin yung na-overwatered siya. So ayun kasi yung na research ko rin at ayun din yung kung napanood ko sa isang video, yung isang sikat na vlogger din sa ibang bansa na Filipina. So yun yung ano, yung Lithops niya sa isang taon minsan din niya dinidiligan. Yun. Ito dinidiligan ko siya twice a week pero minsan hindi. At napapansin niyo yung nabili ko to. Ayan. Hindi ko pala to binili. Binigay lang to sa atin. Eto, kulubot-kulubot pa siya. But now, makita mo, wala na yung pagkakulubot niya. So, eto, pag fully matured na yan, nabibiyak yung dito at may lumalabas na flower. Na flower dyan, lumalabas. So, yung nangyayari sa kanya. Update lang kasi wala pa akong maisip na gagawin natin ng ngayong ano. And mangyayari siguro
Kasi di pa ako ang ano ko kasi ngayon, ang tawag dito, bawal mo nang, ayaw ko muna mag-purchase ng or bumili ng mga halaman. Parang pipigilan ko muna sarili ko ng mamili ng mga halaman. So, kung kakayanin, di ba? Hindi pa rin ako nagbibit sa mga garden shop. Ayun lang. Kaya, update muna tayo kung anong meron dito sa ano natin. Sa rooftop garden. Doon muna tayo magpo-focus. Para maano din natin, mas mabigyan natin ng ano, pansin pa yung ibang mga halaman. Yan, kasi pag may mga bagong halaman tayo, doon tayo nakapokus sa ano, kung ano yung bago, hindi na yun sa mga dati kasi alam natin stable na sila. At anyway guys, that's it for today lang, and ang next time naman siguro yung mga indoor plant naman yung anuhin natin. So kasi maraming changes na noon sa mga golden photos ko at papakita ko sa inyo. At hindi man yung mga golden photos ngayon sa mga collector ng photos plant. Yung mga photos ko doon, hindi siya ganun ka mahal katulad ng ibang photos siguro sa inyo. But happy ako kasi sobrang Laguna. So that's it for today guys, and konting update lang naman tayo doon sa mga nirepot o tinanim natin last time sa last vlog natin. And wala pa siyang may ibang maisip na care tips, at gusto ko munang ipakita sa inyo, i-update sa inyo kung ano yung mga nangyari sa mga halaman ko after natin magtanim. And kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko guys, please do subscribe po ng aking YouTube channel, Jandel Cafe, give a thumbs up, like and share. And pwede kayo mag-comment, mag-suggest ng mga video na gagawin natin. And pa-click ako ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploaded na video. So that's it for today. Have a nice day po. God bless at mag-iingat po tayo na.